Welcome back mga kaibigan, magandang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat. Focus tayo ngayon dito sa napakahalagang update mula sa Axinfinity. Ito ay ang kanilang June development update na pinublish mismo sa The Lunacian Substack. So without any further ado, let's dive in. Unahin na natin itong key points mga kaibigan, no? Dito tayo sa key points. On May 17th, we made Axinfinity Origins available on iOS and select countries across LATAM and Asia. We launched Ronin First, Generalized NFT Marketplace, the Mavis Market a few hours later. We introduced a flurry of new features to the Axie universe, including the Axie Avatar Forge, Atia's Blessing, Bleach Mode, and more. Read this update until the end to learn about what we're working on next. Hint, there are Homeland and Axie Core leaks below. Yun nga mga kaibigan, exciting at dahil sa sinabi na rin nila na basahin natin hanggang dulo, ay tuloy na natin mga kaibigan. No? Welcome to the June Axinfinity Development Update. Since our last update, we've had major wins, including the groundbreaking introduction of Origins on iOS and the successful launch of the Mavis Market on Ronin. In between those milestones, we also shipped a flurry of new features to the Axie universe, including the first ever Axie Avatar Forge. In this update, we'll walk through the most significant movements of the past few months together and tease a few of our exciting plans at the end. Let's dive in, sabi mga kaibigan, no? So saksi tayo mga kaibigan, no, dito sa mga developments na nabanggit nila mga kaibigan. Kaya i-review natin yung mga naging kaganapan mga kaibigan, no. Sabi pa nila rito, bringing Axie to Apple mga kaibigan, no. So, on May 17th, we made Axinfinity Origins available on iOS in select countries across LATAM and Asia. In this early iOS version, players can use their own NFT Axies to play Origins or battle with upgradable starter Axies in both Adventure and Arena modes. We believe this was the first time Apple agreed to make externally purchased NFTs usable on the App Store, which marked an important step towards a world where anyone, anywhere can experience the magic of Axie on their preferred device. If you live in Argentina, Colombia, Peru, Mexico, Venezuela, Indonesia, Malaysia, or Vietnam, download Origins for iOS from the App Store through the bottom below. Ito dito mga kaibigan, no? So yun nga, no? Isang major milestone mga kaibigan, no? Itong na maging available sa App Store or iOS device ang Axie Origins sa mga selected countries across Latin America and Asia. Isa itong malaking bahagi ng history, no? Ito ang kauna-unahang beses na nag-approve ang Apple na magamit ang externally purchased NFTs sa App Stores. At dagdag pa nila rito, dito mga kaibigan. Introducing Mavis Market. So ito. On the same day, we went live on iOS. We also launched Ronin First Generalized NFT Marketplace, the Mavis Market. This is powerful infrastructure game developers can use to distribute their NFT collections on Ronin. On the Mavis Market, Ron is money. Listing a fear on Ron while the Katana Dex will perform any necessary swap to enable purchase with AXS with USDC and RON. We're excited about the Mavis Market because it represents more than a marketplace. It's the key to the enabling infinite gaming experience on Ronin. So eto mga kaibigan, no? Yan. Diba mga kaibigan? The inaugural listing available on Ronin's Mavis Market were Axie Doll, Sidekicks, and AxieChat Premium 2023 NFTs.
These collections were created by our very own Axie community members and have already traded over 30,000 RON in volume. Follow the link below to start trading this new collections. O yun nga mga kaibigan, 100% agree tayo rito. Mga kaibigan, hindi lang basta marketplace ang Mavis Market natin, no? Isa itong bridge to expand our NFT collections habang mas pinapalawak yung gaming experiences within Ronin Network. At dagdag pa nila rito, mga kaibigan, Axie Universe, ito. The past few months have seen a flurry of new features shipped to Lunasia. Where to begin? Let's start with the community favorite, the Axie Avatar Forge. Ito mga kaibigan, no? Yan. In May, the Axie Avatar Forge went live and unlocked a long-awaited experience for our community. The ability to forge unique and customizable avatars using their axes on app.axie. Avatars are key to our digital identities and we haven't had a unified way to distribute Axie PFPs to the community until now. Every army, every nation needs a standardized and scalable way to issuing identification to its citizens. The Avatar Forge made it possible to do exactly that and you can see it for yourself here. Dito mga kaibigan, no? Click nyo lang to, ma-redirect kayo doon sa Axie Avatar Forge. Excuse me mga kaibigan, no? Naubo na tayo. Dito tayo mga kaibigan, no? Explain muna natin to. Ito yun mga kaibigan, na yung Axie Forge natin. So, in-embrace mga kaibigan, no? Ng marami sa atin, no? Itong Axie Avatar Forge. So, kung mapapansin nyo mga kaibigan, karamihan sa aming mga content creators ang nagre-rebranding, no? At na-incorporate yung Axie Avatar Forge. So, maganda. Napakaganda nito dahil may sarili tayong identity, no? Hindi lang sa Axie Universe, kundi sa buong Web3 community, mga kaibigan. At ito, dagdag pa nila rito, meron pa itong Axie Infinity Origins. Dito tayo. Yan. A few weeks later, we merged Axie Lore with Origins gameplay to introduce Athea's Blessing on app.axie. This is a new feature that boosts the Moonshards percentage players received from ranked battles in Origins. The catch? Players must make a prayer offering Athea's Shrine every day to increase their rewards. The longer the continuous daily streak, the larger the boost. Yun nga mga kaibigan, no? At nasa 9th day na tayo ng Athea's Blessing buff. Sana patuloy lang silang mag-introduce mga kaibigan, no, ng ganitong klaseng di ba? Ganitong klaseng mga buff, no, na mararamdaman natin yung effect sa mismong gaming experience natin, no, dito sa Origins. At sabi pa nila dito, ayan, dito na tayo. Fast is blast. Our Origins team continues to build, no? Build talaga sila eh. After the success of Blitz mode earlier in the year, we increased arena mode animations to 1.35x during Origins Season 4. Faster games turn out to be even more fun. Thank you to everyone in our community who told us how much they love Blitz mode. Your feedback made this possible. Totoo, mga kaibigan, totoo to. Na hindi natin namamalayan na mas mabilis na tayong nakakapag-rank kayo dahil sa mas mabilis ding animations. Although meron pa rin, no? May mangilan-ngilan pa rin na mga bugs at glitches. Pero kumpara naman nung mga previous seasons, no, mas mabilis na ngayon, mga kaibigan, no? Yung ating mga matches. And sabi pa nila rito, nandito naman tayo sa Fortune Chest Fiesta. On another note, we revealed the first ever fortune chest to kick off our Filipino Fiesta contest on June 8. These coveted artifacts contain rewards ranging from moon shards to crafting materials up to 100,000 SLP. Every player with a chick rank or above has at least
a 50% chance of earning a fortune chest when they win a ranked stamina battle. We were honored to celebrate the Philippines, the beating heart of the Axie movement, with the release of this special feature. During the Filipino Fiesta, Fortune Chess introduced a noble game mechanic that will get even the most disciplined of Lunasians playing just one more game. Sabi mo, makibigyan, no? Next naman, no? Dito. Dahil tayo ay beating heart, no, of the Axie movement na makaibigan, yung Pilipinas. So nakaka-touch naman, makaibigan, no. Itong event natin na to, makaibigan, isa sa pinaka ano, no, isa sa pinaka nakakagigil, makaibigan, no, at nakaka-excite na event, itong Filipino Fiesta Fortune Chest, makaibigan, no. Saka dumami lalo, no, dumami din yung daily active users or players dahil sa event na to. At dagdag pa nila rito, dito naman tayo sa homeland, makibigan, no? Dito tayo sa homeland. Axie Infinity Homeland. In Axie Infinity Homeland, Alpha Season 2. Lunasians also saw upgrades grounded in community feedback. Homeland is a land-based strategy game, and many players ask for a streamlined way to manage their Axie's activities. Building progress and gathering statuses, among other things. The latest task management board put everything in one place and has made it easier than ever to keep track of what's happening on your plot at any given moment. Plus, we created a separate smart equip system to organize adventurers, stats, prizes, and more in a single convenient place together. These features have made Homeland gameplay more competitive and laid a foundation for even more updates in Alpha Season 3. O yun nga, makibigan, patuloy talaga sila sa pag-improve at pag-develop, hindi lang sa ating origins, kundi maging sa homeland din, no. Isa rin ito sa mga gusto nating i-explore, itong homeland, makibigan, lalo na si Madam Sensei, makibigan, ang gustong-gusto niya to, itong homeland na to. Kaya siguro, no, later, makibigan, no, kung swertehin tayo, makibigan, no, nakaipon tayo, di ba? Tapos yun, may pambili tayo ng plot, yan. Itatry din natin na mag-content dito sa Axie Infinity Homeland, makibigan, no. At meron pa dito, ito, Spice in Disguise, yan. With the next season of Homeland, we are excited to introduce an element of PvP, where players will be able to send an NPC to another landowner's plot to spy. To spy, players will use their items to disguise a creature called a Ragoon into Adventurer and then send it to the target plot. Stay tuned for more. No, at ito, mga kaibigan, no, tingnan nyo naman. Yan, kaibigan. Ang cute nitong Ragoon, no, mga kaibigan. At sabi pa nila rito, finally, we want to offer a sneak peek at some impending art upgrades. Check out for a glimpse of what's to come. Ito, grabe, mga kaibigan. Ang lupit, oh. Diba? Napaka-vibrant ng kulay. Tsaka ang ganda ng art, mga kaibigan. Oh, grabe. Talagang high-quality games to, mga kaibigan. Ng ganitong klase, diba? Kita nyo naman yung effort nila, no? Napaka-detailed na itong, ano, nitong ating homeland. So, ito, yung ano nila. Yung sneak peek nila, mga kaibigan, no? At dito tayo, mga kaibigan, sa ating itong next natin dito, no, yung ating pinakahihintay, mga kaibigan, no, na leak Axie experience points. At sabi nila rito Axie Core is about achieving connection between Axie's energy and skill. Each have an impact on your Axie, deeper versus wider. We estimate with a 75% confidence that this process will start within the next few months through the release of Axie Experience Points or AXP and on-chain leveling. Sabi, no, Axie OGs from 2018 to 2019 will be happy to learn that we'll account for the legacy experience points from the auto battle era within this system.
EXP will be accumulated with the playing with our Axies, and it will be specific to Axies earning it. Non-transferable nakalagay, no? We envision players participating in a wide variety of different Axie experiences in pursuit of EXP. Initially, we'll experiment with EXP being made available through Origins, then we'll make it obtainable through other experiences. So yun nga, mga kaibigan, no? Sobrang ganda, mga kaibigan, at exciting nitong experience points or EXP. Sa pamamagitan nito, mas lalong maisa sa buhay, no, yung pagiging digital pets ng mga NFT access natin. So nakaka-excite makita, mga kaibigan, or ma-experience mismo kung ano nga bang mga pwede nating gawin pa, no? O para mag-earn, no, ng EXP na tinatawag yung mga access natin. So mas lalo akong mas lalo akong nai-in love, mga kaibigan, no? Dito bukod kay Madam, mga kaibigan, dito sa game, no? Kasi siguro paganda ng paganda, mga kaibigan, no? So siguradong paglalaanan natin 'to ng effort, time, energy at skills. So mas lalo tayong magiging attached sa mga NFT access natin. At in the future, hindi lang within Origins tayo makaka-gain ng EXP. Sinabi nila, mga kaibigan, no? So maging sa other games din, mga kaibigan. So exciting, no? At bago tayo pumunta dito sa kanilang final thoughts, pansinin niyo, mga kaibigan, ito. Wala ba kayong napapansin dito? Ito. So ito, yung original na bird, 'di ba? Makikita niyo naman 'to. Kung i-search niyo 'to sa marketplace, ganito yung itsura, pero tignan niyo naman, mga kaibigan, ang katabi niya, no, nandito na front, 'di ba? So yung tuwa niya, hungry bird 'to, 'di ba? Ito, parang yung may kinakagat na uod, 'di ba? Ito na siya, mga kaibigan, no. So naging matulis, tsaka yung mata niya, little owl tong mata niya, 'yan, no, 'di ba? Parang galit. Tapos yung ears part niya, 'yan, 'di ba? Nag-iba, mga kaibigan, no. Yung likuran niya, blackmail to, 'di ba? Sobre lang to. Yung itong bago, mga kaibigan, box. Okay, box na, mga kaibigan, no, nag-upgrade. So ito na ba? Ito na ba yung matagal nating hinihintay na body parts upgrading, mga kaibigan, no? Wala namang ibang kahulugan do, kundi 'yun, mga kaibigan, 'di ba? Evolution, mga kaibigan. Pati yung buntot niya, cloud to, ito na siya, mga kaibigan, no. So sobrang excited talaga ako. Unang tingin ko pa lang kanina dito, bakit ganito, no? Yung pa-leak nila dito sa Axie experience points, pero yung nilagay nila rito, ito, mga kaibigan, 'di ba? Sobrang halata naman na body parts to na upgrading, mga kaibigan, no? Axie upgrading to. Sigurado. So grabe, ang dami nating cards, no, mga kaibigan. So pwede nating i-upgrade lahat na 'yon. So excited ako dito sa body parts upgrading. So hindi natin alam, no, kung final na ba yung Axie yung gagamitin natin, o baka may incorporate pa silang ibang klasing points, no, sa in-game natin. Hindi natin alam. So eto, exciting, mga kaibigan, no. Excited ako rito sa body parts upgrading na to. Tingnan niyo naman, ang lupit ng itsura, oh, pag fully upgraded na siya, 'di ba? Lahat ng parts niya nag-iba, mga kaibigan, no. Gumanda lalo. Kita niyo naman, 'di ba, ang astig ng itsura. Okay, at mapunta na tayo rito sa ating final thoughts, no? Sabi nila rito, basahin natin. Axie is more than a game. We're a worldwide movement in 2018. We took our first step in the middle of a bear market. A few years later, we were in the Guinness Book of World Records, which the highest transaction volume of all time. So $4.2 billion to for an NFT collectible game. While our powerful digital nation is still young, we know that 2023 has brought significant challenges to our industry and community. That's why our work together is now more important than ever. Let's keep building together. Sabi nila, mga kaibigan, ganda, no? Napakaganda ng mensahe nila, mga kaibigan, no? At nakikita naman natin yung mga pinagdaanan, di ba, ng Axie Infinity mula noon hanggang ngayon. If you focus too much on the negatives, wala talagang
wala talagang mangyayari, di ba, mga kaibigan? Yun yung ano, yun yung hinahangaan ko, mga kaibigan, no? Doon sa team, mga kaibigan, no? Sa buong team. Namaos na tayo, ha? Di ba? Kasi mapa-bear market man yan, o kahit napapalibutan sila ng bashers, tuloy-tuloy pa rin sila sa pagbibuild, mga kaibigan, di ba? Saka palagi silang nakafocus sa ano, sa goal, di ba? Palagi, palagi pating for the better good ang gusto nilang mangyari. Kaya, kaya bullish talaga tayo, mga kaibigan, no? Bullish ako, mga kaibigan. Yun nga, ang dami nating ano, di ba? Ang dami nating ilulook forward, mga kaibigan. At sigurado ako na marami pang darating, no? Sobrang dami pang darating, mga kaibigan, na mga bago or new updates at experiences sa ating Axie Infinity ecosystem. Yun, mga kaibigan, no? Grabe, bullish ako dito sa game. Wala akong masabi, mga kaibigan. Tingnan nyo naman tong ano, itong ating Axie Infinity Homeland, di ba? Ang ganda, ang solid, mga kaibigan, no? So, hindi ko pa kasi nalalaro to, eh. Wala kasi, hindi kasi kami nag-request, no, ni Madam ng ano, ng land. Kasi may pa-free, ano sila, eh. Libreng laruin, no, yung mga land ng mga ano, ng mga devs na ipapa-stream, lalo na sa mga content creator. Pwede nilang i-ano muna, no, parang ipahawak muna yung land para laruin for content purposes. Ang lupit, oh, mga kaibigan, no? So, kailan lang to nilabas, di ba? Yung ating homeland. So, malapit na yung Alpha Season 3, di ba? Grabe, ang bilis ng panahon. Tapos, tignan nyo naman, ito yung bagong niluluto nila na magiging overall graphics ng ating homeland, di ba? Tingnan natin. Ayan, di ba? Nakita nyo naman, mga kaibigan, no? Pwede pang i-zoom to. Wala na, no? Na-zoom na pala. So, grabe yung detail. Tingnan nyo naman, di ba? Ang ganda, mga kaibigan, di ba? So, lupit ng ating homeland, mga kaibigan. At madako na tayo sa ating comments, no? Noong nakaraang video natin. So, dito na tayo. Unahin na natin si Madam, no? Madam Sensei. Yan, si Madam Sensei. Shoutout, Madam. Sana masarap ulam mo ngayon. At kay Haring Isko naman. Yan, shoutout sa'yo, Idol. Sabi ni Idol, Haring, sabi ni Idol dito, kaya nga, Sensei, grabe ang invisible card na yan. Nakakasiran diskarte. Based sa reply nila, mukhang wala pa silang solusyon sa problema. Sabi ni Idol Haring Isko. No, so, sana makahanap sila ng problema nun, no? Kasi matagal na din nilang ano, nire-resolvehan, pero ano eh. Hindi nila yata makita, no? Hindi nila yata alam yung cause bakit ganun yung nangyayari. So, hanggang ngayon, palaisipan pa rin maging sa kanila mismo. Kaya yun nga, di ba? Ang request nila ay kapag daw merong ano, merong nakakaalam, no, kung paano i-recreate yung ganong klase ng bug, no, mas malaki yung chance na makita nila yung problema. Yun yung sabi ni ano, ni Cruz, di ba? So sana maano na nila dito, no, mas resolbahan na nila to bago mag-start yung season 5 natin. At kay Adon Gaming naman, kung naka-leech bug, posibleng tunaw yung sustain, no, mula kay Idol Adon Gaming. Grabe kasi yung ano natin, yung shield leecher natin, 30% yung bawas agad, no, sa shield ng kalaban, di ba? O sa shield mo, tas kukunin mo yung 30% na yun, di ba? O ano to, paano to, no, pasakit sa mga sustain yung leecher. At kay Ian Olona naman, kamusta Sensei, sana maka-challenger na ako this final week, lagi stuck sa Dragon 3 to 4. Grind lang, Idol Ian, no? Makakarating ka din sa Challenger, Idol. And sana nga, makapag-ano tayo, no? Makapag-leaderboard tayo, idolo. Shoutout ulit, ha? At kay Kainiel naman, good evening, Idol. Swerte talaga yung mga nakakuha ng Aurora. Ako na Challenger, di man lang nakakuha. Ahaha, sabi niya, no? Thanks sa update, Idol. Ingat and keep safe, Idol. Salamat, salamat, Idol Kainiel, no? Si Idol Silent Magic, apat nakuha, eh, no? Grabe. So, ano talaga yun, no? Nakadepend, no? Sa chances, no? Na madrapan ka, no? O mabagsakan ka ng Aurora Chest, di ba? So, yun nga. Bawi tayo next time, Idol Kainiel. At kay Jasper Carl naman, Idol, pahingi ng Axie pang classic, sabi niya. Sumali ka sa ating, ano, Idol, no? Sumali ka sa ating pag-giveaway. Every month yan meron. So, abangan mo sa susunod. Yan. At kay Idol Ozzy naman, shoutout sa'yo, Idol. Ako na lang sa pre
ako na lang, ako asa na lang pala sa free runes and charms. Baka may pag-giveaways ng runes and charms dyan, sabi na Idol Aussie, no? Ano bang gusto mo, Idol Aussie? Malamang nakakuha ka naman na ng ano, no? Ng tawag doon? Paralyzing, ano? Paralyzing fang, sabi mo? Diba? Ah, kamusta na pala yung ano mo, Idol? Kamusta na pala? Challenger na ba? Top ano na ba? Top 2K na ba tayo, Idol Aussie? At kay Agugo naman, para sa akin, Idol, ang OP, yung last stand na rune. So, para kay Idol Agugo, no? OP sa kanya yung last stand na rune. So, nakadepende rin kasi Idol, no? Depende sa kalaban, no? Pero yung last stand natin, malakas, no? Walang ano dun. Malakas talaga yung last stand natin. Kasi mystic yun, eh. Diba, Idol? So, malakas talaga. Wala naman ako ibang masabi nun kundi malakas. Pero, kapag ka ako, kalaban ko last stand, inuuna kong papatayin yun, eh. Inuuna ko siyang papatayin. So, yun naka last stand. Kasi may target any enemy ako, eh. Sa team ko. So, parang itong last stand para sa akin, ano, parang basic na lang yung last stand na to. Yun kasi yung inuuna ko, yung naka last stand, mga kaibigan. No? Kasi, halimbawa, no? Halimbawa, tatlo pa sila. Diba? Nakita mo, may last stand yung kalaban. Tapos, kaya mo namang i-one hit yun, diba? Ng isang birahan lang. Yun yung ginagawa ko, mga kaibigan, no? So, sa ano natin next week? Baka makapag-live ako, eh. Next week. Sabado kasi may pasok ako, mga idolo, eh. So, siguro next week na lang, no? Pero kung kaya naman, why not, diba? Mag-live ako. May pasok kasi ako ng Sabado nun. So, titignan natin, mga kaibigan, no? Sturdy bug yung gamit ko na may... ano, target any enemy, mga kaibigan. nilagyan ko ng rocket stamp, no? Yung isa nating pure damage, mga kaibigan. At yung ano natin, the rest, naka-scotch tape lang. Pirana natin, naka-scotch tape. Kasi kapag ka maganda yung bigay sa atin early round, kaya nating mag-one hit, eh. Kahit tira energy lang tayo, no? Tapos nakapag-stack tayo ng maraming lumber shield, di ba? So, isang ano lang yun. Isang tira lang, mga kaibigan, no? So, ano na? Namamaalam na yung kalaban, mga kaibigan. So, kapag ka ganun yung ginawa ko sa mga naka-last stand, mga kaibigan, syempre, yung hindi naman yun yung card niya yung mabubunot niya doon, eh. Kasi buhay pa silang tatlo, eh. So, maghahati pa sila, no? Maghahati pa sila doon sa draw pile. So, yun yung magandang, ano? Yun yung magandang time, no? Para patayin yung naka-last stand. Kasi kapag ka one-on-one yan, mga kaibigan, grabe yung damage niyan, mga kaibigan. Sinasabi ko sa inyo, no? Kaya ayoko, eh. Ayokong itira yung naka-last stand. So, gusto ko siyang patayin unang-una. Sana nakakuha kayo ng teknikan doon, no? Na malupit. Unang-una yung papatayin yung naka-last stand, mga kaibigan. Kasi mahirap yan, eh. Mahirap na yan kapag ka 1v1, no? Kaya niya nang mag-ano yan, eh. 1v3, mga kaibigan. Diba? Hindi mo na kasi mapatay yan, diba? Lalo na kung naka-burst pa yan. Naka-energy burst, diba? Naka-for energy yan. At yun lang. Maging sa sustain man din, di ba? Ganun din, di ba? Depende kasi, may last stand na aggro, may last stand na sustain. No, madalas ginagamit din nila sa ano yun, glorious main. Yun nga, no? So, depende. Idol Agugo, no? Pero malakas talaga. Wala namang ano dun. Malakas talaga ang ating last stand na rune. And kay Darwin naman sa Mala, boss. Axie Sensei, kabusis mo po si Boss Ebs. Kabusis ba natin, Idol? Darwin Samala. Shoutout sa Idol, ha? At kay Warded, makibigan, no? Kay Idol Warded, no? Shoutout. So, kilala niyo naman si Idol Warded, di ba? So, may mga na-release ulit siya kanina, di ba? Napatungkol doon dito sa ating update. So, bukas, ipapakita natin yan, no? Yung mga gawa ni Idol Warded. Shoutout ulit, Idol Warded. At kay... Izazox naman, Bisaya, dahil ka Brad, sabi niya. No? Nabibisaya tayo, idolo. Eh. Pero alam ko, Bisaya, idolo, ha? Kasi yung mga magulang ko, ano eh, sa Masbante. So, alam natin magbisaya, pero Ilocano tayo, no? Ilocano tayo. Ayun nga, shoutout sa'yo, idol, no? Izazox. At yun, mga kaibigan, no? Salamat sa mga nag-comment sa ating comment section. At mapunta na tayo sa ating coin check. Coin check na tayo. Ang ating BTC, mga kaibigan, ay oh my goodness, nag-drop na siya ng 1.3 million, mga kaibigan. Almost 1.4 pa rin naman. Ilan lang ba yung nabawas? 3,000, no? Kasi 1.397, no, mga kaibigan.
1,397,528. 28. Maibigan, no? Tama ba? Basa ko. 1,397,528 ang ating BTC. At ang ating Ethereum naman, 91,000, mga kaibigan. So, bumaba pa lalo. Grabe. Ano na kaya? Kamusta na kaya yung ating SLP, mga kaibigan? No? Tignan natin. Baka bumaba pa lalo ito. Nako po. Malapit ng mag... Malapit ng... nag-burp tayo. Malapit ng bumagsak no, sa 0.07, mga kaibigan, yung SLP natin. Bumaba siya ng 5%, no? 5.8, mga kaibigan. Grabe naman. Grabehan, mga kaibigan, no? So, may mga nag-dump dito. Grabe yung market natin, no? Pababa na talaga ng pababa. At dito naman tayo sa AXS natin. Check natin ba? Malamang ito rin, mga kaibigan, no? Nag-drop na nga siya, eh. No? Diba? From 69, naging 70 na. So, ganun din, mga kaibigan, no? 5.8% din ang kanyang binaba. Ito, 262.45 pesos. Sa run natin, titignan natin yung run natin. Itong run natin. Kamusta kaya yung run natin? Matibay pa. Eh, grabe naman yung binagsak, mga kaibigan. Ang laki, no? 10%. Okay, binaba niyan 10. Itong ano, ng 24 hours, mga kaibigan. Grabe. Check na natin. Sa 30 days, mga kaibigan. Grabe, no? So, dito, $62, di ba? So, drop siya rito ng, ano na, 44, mga kaibigan, no? So, grabe. So, ano na kayo nangyayari sa market natin ngayon? Grabihan naman, mga kaibigan. Grabe, no? So, nakakakita ulit tayo ng pagbaba ng coins natin, no? Grabe. So, yun lang, mga kaibigan, no? Dito tayo sa ating leaderboard. So, titignan natin. Reload lang natin, ha? Zura. Zeratzura. Yung number 1 dito. Gumagamit ng Jinx to, mga kaibigan. 1 and 2. Maging si Sequinox, mga kaibigan. And then Topaz. Itong si Pokemon, mga kaibigan, namimaintain niya naman, no? Nandito lang siya sa top 10, mga kaibigan. So, yung kasama niyang sustain, kaya nandito pa rin. Wala na, no? Siya lang yun nandun, mga kaibigan, no? Dito, grabe. Grabihan, mga kaibigan. Malulupit to nandito. Puro Topaz, Jinx, mga kaibigan, nandito, no? And then Topaz na merong Endless Anger. Yan. Okay. At madako na tayo dito sa ating floor, mga kaibigan, no? Floor axis. So, eto. $1, mga kaibigan, ang isa. No? 1.05. So, kulang-kulang. Ano? 1.1, mga kaibigan. So, yun nga, mga kaibigan, no? Good luck, mga kaibigan, ha? Good luck. Good luck sa ating grind sa nalalabing araw ng season 4. At malapit-lapit na rin ang off season natin. So siguradong ano, siguradong may niluluto silang ano, pakulo, no, yung mga devs para sa off season rewards natin. At abang tayo, mga kaibigan, no? Abang-abang tayo sa mga papalabas pang news and updates, mga kaibigan. So comment lang kayo. Comment lang kayo ng mga balancing suggestion nyo, no? Tuloy nyo lang yung pag-comment, mga kaibigan. Or kahit kayo mismo ang mag-post doon sa Twitter, no? Malay nyo marinig yung ano, yung opinion natin, di ba? At makapag-ambag tayo sa ano, mas ikagaganda ng ating Origins sa paparating na season 5, mga kaibigan. At yan. Hanggang dito na lang, mga kaibigan, no? Maraming salamat sa pakikinig at panonood. For more news and updates, stay tuned lang sa ating channel, no? For your question, concerns, and suggestions or opinions, feel free to comment on our comment section. Sisikapin nating masagot ang lahat ng yan. Huwag nyo rin kakalimutang mag-like sa ating video at mag-subscribe sa ating channel, mga kaibigan. Napakalaking tulong ng bawat like at bawat subscribe nyo. Maraming salamat ulit, mga kaibigan, and peace out!